In this video continuation review ko lang ito sa Jetvix, mobile version naman tayo. Paano ba ito gamitin sa mobile? Kasi marami na rin nagte-trade gamit lang ang mobile, although para sa akin mas preferred ko ang desktop or laptop. Pero gamit ang mobile application, magagawa pa din natin i-monitor yung chart kahit wala tayo sa bahay, yun ang advantage nun. This is another sponsored video from Jetvix. Bihira ang mga sponsored content ngayon. Makikita nyo naman kung sponsored yung ni-review natin sa start pa lang ng video. At yung mga ganitong support, malaki ang tulong niyan sa atin para patuloy pa tayo makagawa ng mga educational content dito sa Altcoin Pinoy. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. As always, this is not a financial advice. This video is for educational purpose only and always do your own research pa rin. Itong Jetvix, available na siya sa Android. Hindi ko lang sure kung available na din ito sa Apple. Wala kasing nakalagay sa website nila. So same with other application, isi-search lang natin yung Jetvix sa Play Store and install the app. Kung wala pa tayong account sa Jetvix, then kailangan lang natin mag-sign up for a new account. After natin mag-sign up, mapupunta tayo sa home screen niya. Kung saan, nasa demo account agad tayo. Meron tayong $1,000 balance dyan para magamit natin sa pag-trade. Again, this is for demo only para matry natin yung trading platform without losing real money. Merong 100% double your first deposit na applicable lang within 24 hours after natin mag-register. Kung gusto natin ma-take advantage yung 100% bonus, then after natin mag-sign up, kailangan mag-deposit agad tayo. Or kapag lumipas na yung 24 hours, meron pa din namang 50% trading bonus na matatanggap. So dito lang natin papalitan yung account from demo to live. Kapag magka-top up naman tayo, ang minimum is $10. At meron tayong options dito kung magkano yung gusto natin i-deposito. Yung bonus na matatanggap natin dito, para siyang trading bonus lang. Same with other trading platform, hindi yun withdrawable na kapag nag-deposito tayo at na-receive natin yung bonus, i-withdraw na natin. Hindi ganun yun. Nandito naman yung terms and condition, pwede nyo muna itong basahin. At ang kagandahan dito sa Philippines, merong options na GCash yung magagamit natin for payment method. Depende sa bansa, kasi isa lang tayo sa iilang bansa na sinusupport nito ngayon. Or pwede naman tayo gumamit ng crypto. And by the way, this is a new CFD trading platform. Kailangan nyo i-consider yung factor na yon. Kapag bago ang isang project, hindi pa siya subok, hindi pa siya ganun ka-trusted unlike other CFD trading platform. Kaya kung maglalagay man kayo dito, gusto nyo i-try, you have to consider that risk. Sa ngayon, ginagamit ko siya para ma-monitor ko yung ibang mga asset class. At sa pag-withdraw, dito lang tayo pupunta. Balik tayo sa demo account. And by the way, itong respawn, isa sa unique features ng Jetvix. Na-discuss ko na ito sa previous video. So, ulitin ko lang para sa mga hindi nakapanood. Ang respawn, yung idea niya parang respawn sa game. Na kapag namatay yung character natin sa laro, ay magre-respawn ito sa base. So, dito naman kapag new user tayo at nag-deposito tayo ng pera, $500, pababa. Kapag ginamit natin yung respawn feature, just in case masunog sa trade yung $500 na funds natin, mare-respawn yun. Ibig sabihin kahit natalo tayo, babalik lang yung funds natin sa account. At once lang natin ito magagamit sa exchange. As long as hindi pa tayo nakakapag-withdraw. At eligible lang tayo within 7 days after natin mag-sign up sa platform. Now pumunta naman tayo dito sa market page. Dito lang natin makikita yung iba't ibang financial instrument, forex, stocks, crypto, materials, itong most popular mga madalas i-trade ng mga users dito. Syempre meron din ditong crypto, yung mga popular na coin lang ang available dito like Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP at marami pang iba. Dito sa categories, makikita nga natin yung iba't ibang financial instrument. Sa forex, dito natin makikita yung iba't ibang currency na pwede natin i-trade. At makakapag-trade lang tayo Monday to Friday. At makikita naman natin kapag Sabado at Linggo, hindi sila tradable. Sa stocks, dito naman natin sila makikita. Andyan ang Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla at marami pang iba. Sa crypto, like what I said earlier, yung mga popular lang ang nandito. Sa materials or commodities, andyan ang gold, silver, crude oil, etc. And then indices, kung saan maititrade natin sila Nasdaq 100 and S&P 500. Regarding trading hours,
ng isang asset. Makikita natin dito yun mismo sa app. Kapag chineck natin yung schedule ng isang asset, lalabas yun dito. Katulad nitong Apple, ang trading hours niya ay magsisimula sa Tuesday ng gabi at magtatapos sa Sabado ng alas 4. So tingnan natin itong Euro-US dollar pair. Ito yung interface ng chart. Pero pwede natin palitan yan at gawing candle. I-expand muna natin. So i-click lang natin ito and then we can choose candle. Ayan, napalitan na siya. At itong ginagamit natin sa chart is TradingView integration. Kaya mas madali siyang i-navigate kumpara doon sa nasa desktop. So dito sa mobile, makakapaglagay tayo ng mga indicators. I-search natin EMA. Piliin natin itong EMA cross. So meron na tayong dalawang exponential moving average, isang short period at long period. Pero pwede natin siya i-customize. Gawin nating 50 EMA and 100 EMA. Then hit OK. At dito naman natin mapapalitan yung time frame kasi nasa 5 minutes tayo. Gawin nating daily para makita natin yung galaw sa higher time frame. And we can switch back to 15 minutes. Pero syempre, dito sa mobile, limited lang yung chart na pwede natin i-open. Unlike sa desktop, na we can open multiple charts at the same time. Sa mobile, hindi pwede yon kasi maliit lang yung screen. Hindi na natin makikita masyado yung chart. Try natin maglagay ng MACD. Kasi pwede din tayo maglagay ng multiple indicators dito. Sa pag-buy and sell naman, dito lang natin siya gagawin gamit ang demo account or live account. Dito kung ilang percentage ng capital natin ang gusto natin gamitin. At pwede din natin palitan yung order type, market, limit, or stop. So balik tayo sa chart. Let's say gusto ko mag-short sa area ng 1.086. Then ikiklik ko lang itong sell. Let's say 5%. Palitan natin yung order type ng limit. Magsasell ako sa area ng 1.08674 sa order block. Tapos pwede ako maglagay dito sa ibaba ng stop loss and take profit. Pero tsaka na, I will click sell Euro-USD. Ganun lang, na-place na yung order ko. At dito makikita yung sell limit order natin. Medyo malayo pa siya at pwede natin siya i-edit or i-cancel yung order. Ito naman sa profile, dyan lang natin makikita yung information where we can change password. At pag nagdeposito tayo dito, tsaka pa lang tayo kailangan mag-KYC. Pero kung demo lang ang gagamitin natin, hindi na kailangan. Very user-friendly din yung mobile version ng Jetvex. Although hindi natin makukuha lahat ng features sa desktop interface, lalo na yung makakapag-open tayo ng multiple charts at the same time, ang purpose lang kasi nito is kung wala nga tayo sa bahay para mag-trade, mamomonitor natin yung chart. Especially kung meron tayong open position at kailangan natin mag-take profit, then magagawa natin gamit lang ang mobile phone, which is available naman sa lahat ng mga trading platform ngayon, whether it's crypto or forex. At kung gusto nyo gamitin si Jetvex, gusto nyo itry ang CFD trading para lumawak ang knowledge natin, hindi lang nakafocus sa crypto, meron tayong link sa description. And like what I said, isa ito sa mga bagong CFD broker sa market. Ibig sabihin, mas mataas yung risk dito kasi hindi pa ito ganun ka-established. So yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.